God's day to all, kapamilya. Welcome po ulit sa ating morning daily devotion. So, ang title po ng ating devotion for today is Risk Honesty. So, yung binasa ko po yun, nako, parang i-risk mo yung pagiging honest mo. Ano ka ba nga intindihan? Kaya po basahin na natin. Sabi niya, ang verse po natin is taken from Mark 11 verse 25. Sabi po niya, "And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive your trespasses." Oh, sabi niya, kapag tayo daw ay nananalangin, may kadugtong pa po yata yung prayer and fasting natin kung paano talaga manalangin. Sabi niya, pagka nananalangin ka, kapag ikaw may kinaiinisan ka o naririndi ka, sabi niya, o nagagalit ka sa isang tao, patawarin mo muna siya. Patawarin mo siya. Sabi, forgive him. It's an order. Hindi pwedeng anuhin mo pa mamaya pag nananalangin ka na ngayon. Sabi ni Lord, forgive him. That's an order. That your Father in heaven may also forgive you. Kumbaga, ino-order niya tayo na pag tayo nananalangin at may kagalit tayo, agad-agad patawarin mo na. Patawarin mo na. Para daw, mapatawad din daw po tayo ni God the Father. Siyempre si Lord, alam niya po talaga lahat na nangyayari sa atin. Wala tayong lusot. Kaya siguro sinabi niya to. So, basahin ko po muna yung ano ni Sir Max Locado ha. Kasi po, binasa ko po yung whole yung context niya. At ang ganda rin po nung gustong yung mensahe sa akin ng Panginoon na i-share ko sa inyo mamaya. Pero si Pastor Max Locado po muna ha. Ito po ang sabi niya. Late evening, hala, paggabi na, bedtime. The pillow beacons, antok na antok ka na. But so does your guilty conscience. O di po ba pagka gabi, kapag matutulog ka na at may nakaaway ka, meron at merong pitik sa puso mo, merong binubulong ang Holy Spirit. An encounter with a coworker turned nasty earlier in the day. Example niya po yun. Words were exchanged, accusations made, lines drawn in the sand, dyan ka lang ako dito na. Names called, siguro, binalaw-balaw mo pa. Sumbungera, inggitera, bungangera, o lahat na ng era. Sabi pa niya, at yung paano ka nagbehave. You bear some, if not most, of the blame. Minsan nasisisi mo yung sarili mo. Minsan, konti lang. Pero nga, sabi nga ni Lord, di ba nung first day of prayer and fasting natin, nasa pananalangin, ayaw niya yun, yung nagtuturoan, siya kasi. Okay. Ang sabi po dito sa second paragraph, the old version of you would have suppressed the argument. Pagka po tayo, yung old self pa natin, pababayaan na lang natin yun. Ano yung matitiis nyo? Di ba noon yung wala pa tayo sa Panginoon, yung mga bata pa tayo na hindi pa tayo ganun ka nag-grow deeply sa spiritual life natin, di ba? May mga kilala pa nga ako na mga tao na hanggang taon natitiis nila yung tao na galit nila. Ayaw nila makita, ayaw nila marinig yung pangalan. Tinitiis nila. Ang hirap nun. Sabi niya, crammed it into an already crowded cellar of unresolved conflict. May mga tao po kasi ganun, ayaw nilang harapin yung conflict. Actually, si Jesus hindi po siya ganun. Hinaharap niya ngayon talaga. Hinaharap niya po talaga. Pero hindi po siya yung nakikipagdiskusyonan ng kadami-dami. Basta ang galing-galing talaga ni Jesus. Daw sabi niya, tayo, pagka tayo yung hindi po, wala pa tayo sa Panginoon, ganun ang gagawin natin. Parang tinitipon ng tinitipon, yung sama ng loob.
The quarrel would have festered into bitterness and poisoned another relationship. Alam niyo po kasi, pagka ganun po tayo, tinatanim na, nagtatanim tayo ng galit na sama ng loob, hindi lang po tayo ang naaapektuhan. Pati po yung mga kasama natin sa bahay, yung pamilya natin mismo. Pansinin niyo po, pag galit kayo, parang pati yung sama ng loob niyo, ano? Sabi nga po ng mga anak ko, eh, pagka ano yung mukha mo, makikita na, pag medyo galit ka, be honest. Di po ba? O, tapos sabi niya, but you are the old version of you. Pakisabi nga po sa sarili natin, iba na ako. Ibang-iba na ako. Mean it when you say it. At paniwalaan natin, Lord, iba na ako. Hindi na ako ganun. Hindi na po ako ganun ngayon. Tapos sabi niya, because, sabi niya, Now you know better. O di ba, sa dami ng mga araw-araw na devotion natin, marami tayong alam na katotohanan at turo ni Lord. You've been bought with blood of Jesus, given grace, foot washed, and indwelled by Christ. Tandaan po natin na sa atin na ang Panginoon, nagdudwell na siya sa ating buhay. You can risk honesty with God. Ay, yung pala yun. It's time to confess to the one who died to forgive you. So yun po yung sinasabi ni ang inaano po ni Pastor Max Ducado, maging honest ka kay Jesus. Kasi naiintindihan niya po, alam niyo po kung isipin natin, maiintindihan niya tayo pag nasama ng loob natin, meron tayong naging kaaway, nakasalita tayo na hindi tama, pati actions natin. Kala nyo po ako, ganun din, may mga times din na ganun, yung parang hindi ko na-control yung sarili ko, tapos pagsisisihan ko pag natapos, mayroon pa rin po ako mga ganung sins of life. Kasi kung minsan po, action star din ako. Comedian, dramatista, alam nyo po, iyakin din ako. Kaya nga ang buhay natin, ano, parang sine lang. Pero ang sabi nga, kung may gagawin po tayong action sa ating buhay, yun po ay yung mag-confess tayo kay God. You tell the pillow to wait. Huwag kang matulog muna, men. Stop. Huwag ka munang magpadala sa antok mo, sa sakit ng katawan mo, sa pagod mo sa maghapon. And you step into the presence of Jesus. Sabi mo daw sa kanya, can we talk about today's argument? I'm sorry that I reacted in the way I did. I was harsh, judgmental, and impatient. You have given me so much grace. I gave so little. Please forgive me. Mag-ask po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi nga sabi niya, di ba, if you confess your sin, He is faithful and He will forgive your sin. Kaya nga sinabi ni Lord yun eh, confess! Para patawarin kita. Eh pag hindi mo ginawa yun, edi hindi ka mapapatawad ni Lord. Kaya po ba, sabi niya, before the sun sets, o maggabi, settle everything. Yung conscience mo, yung guilt mo, settle everything. Kung mas maganda pa nga po kung pati yung tao makakausap na, pero pag hindi mo pa kaya, first go to God, go to Jesus. Kasi kakalmahin ka niya eh. Pagsasabihan ka niya in a special way. Tapos, kinabukasan pag nakita mo na yung tao, magkakaroon ka na ng bagong isip, yung desire mo na ma-okay, maging okay na kayo. Eh, pero pagka may natira pa po, eh, delikado na yun. Oh. There. Doesn't that feel better? O, di po ba? Makakatulong yun. Try nyo po, mga kapatid. Try nyo, ha? Pag may nakaaway kayo, bakit itong sinasabi ni Lord? Baka mamaya may makakaaway kayo. Ni-ready na tayo. Ay, nako, Lord, bigyan nyo po kami ng, ano, ng power na makagawa ng tama parati. Sabi niya nga, oh, tamo, no special location required, no chant or candle needed, just a prayer. The prayer will likely prompt an apology. And the apology will quite possibly preserve, possibly nga do eh, possibly preserve a friendship and protect a heart. No?
may pagpili pa rin po tayo, pipiliin pa rin, at sana piliin po natin yung tama, magpatawad. Tapos, pagkatapos, mag-sorry kay Lord at magpatawad. Kasi, kahit po tayo, may kasalanan din tayo. Kaya po yun, sabi niya, you might even hang a sign on your office wall for you to remember, grace happens here. Para pag nakikita mo, Lord, yung grace mo sa akin, yung grace mo sa akin. O, di ba? Ang ganda ng message ngayon na ginamit ni Lord pa, na shinare ni Sir Max Tocado. E ngayon po, yung binasa ko, yung pala po yung scene na kung saan nakita nila Peter, yung sinumpa ni Jesus, yung gutom na siya. Pagkatapos, nakita niya yung fig tree, walang kabunga-bunga. Tapos sabi niya dun eh, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him saying it. Tapos kinabukasan, pagtingin nila, nag-wither na nga yung puno. Tapos sabi nila, Jesus, tingnan mo yung sinabi mong puno, nag-wither na. Sabi niya, sabi ni Jesus, have faith in God. At alam ko pong sinasabi rin po ni God sa atin yan, ni Jesus sa atin, have faith in God, Jesus answered. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt, wala daw siyang, parang ano ba yung doubt sa Tagalog, nakalimutan ko, Englishera na ako, hindi siya nagdalawang isip, Pilipino pa rin, hindi pa siya nagdalawang isip sa kanyang puso, at naniwala siya, but believes that what he says will happen, it will be done to him. Kaya nga napaka-powerful na po yung ating dila. Mas magiging powerful pa po yan pag nilakipan natin ng pananampalataya. Kaya po pagka nagsasabi tayo ng mga bagay-bagay sa anak man natin, kahit naiinis ka, alam mo yung sabihin mo na wala nang nangyayari sa buhay mo, sabihin mo sa kanya na hindi ka ganyan. Tanda kayo mga dialogue ko po yan. Hindi ka ganyan, anak. Hindi ka ginawang ganyan ng Panginoon. Hindi ka ginawang ganyan ni God. Idikdik nyo sa isip nila yan with no doubt na kiniklaim nyo at pinoproclaim nyo sa mga anak nyo. Kaysa nagsabi-sabi pa kayo ng hindi maganda. Balik na po tayo. So sabi niya po, therefore I tell you, sabi ni Jesus, whatever you ask for in prayer, o di bobo sa prayer and fasting natin, sabi niya continuous kaya mag-pray pa rin. Siguro sinasabi ni Lord, ganito ang gawin natin na attitude. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Natanggap mo na. And it will be yours. Si Jesus po ba magsisinungaling? Hindi naman. Basta will yun ni Lord. Pero pag yung pinapanalangin mo, hindi pala will ng Panginoon, ay mamulat na po tayo sa katotohanan. Alamin po natin talaga ang will ng Panginoon sa atin. Dahil kung will niya po yun, pangako yan po ni Jesus eh. Kapag naniwala ka sa sinabi mo sa panalangin, pinaniwalaan mo, matatanggap mo yun, mapupunta sa'yo, mapapasayo yun. And when you stand praying, kaya po yun na ang sinabi niya. Yun po yung karugtong. Ibig sabihin ni Lord, yung una, ito yung magiging reward mo pag pinaniwalaan mo. Pero meron po tayong kalakip. Sabi nga, may blessing, may responsibility. Ibig sabihin, meron din, paano ko ba sasabihin to? May condition. Sabi niya, kaya nga, kapag ka ikaw ay nagdadasal, if you hold anything against anyone, forgive. Forgive him. Kaya po yung pag nagalit ka, tapos sabihin mo na pinapatawad na kita. Hayaan ko na. Matutulungan pa yung feelings mo nun kaysa yung asar na asar ka sa kanya hanggang sa pag-uwi mo, asar na asar, ang pangit ng feeling. Sabi kasi ni Lord, forgive him. Kasi pang nagpe-pray ka, marireceive mo. Sabi niya, kung ano yung sinabi mo at pinanalangin mo, marireceive mo yun. Pagka pinaniwalaan mo na matatanggap mo. Pero ito yung kondisyon, mga kapatid. O kondisyones, if you hold anything against anyone, forgive him. So that will be the first thing we should do. Forgive.
kahit na medyo masakit. Forgive kahit na alam mo tama ka kaysa kanila. Forgive kahit na nahaasar ka pa rin. Kasi yun po yung nakita kong first step na sinasabi ni God. Alam po ni Jesus na kasi nga po, 'di ba, naging tao siya at naging Diyos siya, pero tao rin siya. Kaya naranasan niya po, biruin mo yung parating siyang tinitingnan ng mga Pharisee at kini-question. Di ba nakakaasar po yun? Lalo na, ikaw ay anak ng Diyos, tapos ginaganon-ganon siya. Pero anong ginawa niya? Siya pong nag-pray kay God. Sabi niya, Lord, forgive them for they do not know what they are doing. Kaya po, yun ang tinuturo rin ni God dito. Forgive him. That's the first thing we should do. So that your Father in heaven may forgive your sins. So ang condition po nun, patawarin para mapatawad tayo ni Lord. Kasi pag may sin po, isa po yan sa hindran sa panalangin natin. Kasi lahat naman po tayo, maaring dun sa taong nagkasala sa atin, wala tayong kasalanan, eh pero sa iba. Di ba, hindi tayo perfect, meron pa rin tayong nagagawa o nasasabi na hindi tama sa ibang tao. Kaya po sabi, alam po ni Jesus yun. Kaya yun yung order niya. Sa pagpipray natin, hanggang ngayon, at araw-araw naman po tayo nananalangin, tandaan po natin yung sinabi ng Panginoon. At tandaan din po natin yung natutunan natin kay Sir Max Lucado. You are now a different person. Dahil you were bought for a price. Jesus died for you. And you are now a new creation. Kaya kakayanin mo yan. Because Jesus Christ dwells in us. O diba, ang ganda po nun. Para na-empower tayo ng todo-todo. Makapoporgive ko rin yan. Lord, tulungan mo po ako mag-forgive. Kahit nga po yun, maging honest tayo eh na, Lord, hindi mo kaya. Sabihin mo kay Lord. Lord, tulungan mo ako mag-forgive. Asang naasara ka. Lord, alisin mo yung galit ko. And start believing that you have received what you have prayed for without doubt na tinutulungan ka na ni Lord. Kaya nga si Lord, ang galing magbigay, ang para bang wala tayong lusot. Wala tayong lusot. Kasi sabi niya, pagka niwala ka na yung pinagpipray mo ay nareceive mo na, marireceive mo. Di ko ang pinagpray mo eh, Lord, hindi ko kayang magpatawad, tulungan mo ako. O di, naniniwala ako na tutulungan mo ako. O di, yun na yun. Will yun ni Lord. Will niya na magkaroon ng peace parate, di ba? Ayaw niya na nag-aaway. Gusto niya, okay tayo lahat. Love one another. Eh, imposible. Kaya kapag nga daw po, pagdating daw po ni God dito, ni Jesus Christ, walang makakapagsabi sa kanya na hindi ko alam dahil sinabi niya na lahat. Kaya po mga kapatid, sa araw na to, maging handa po tayo sa ating pananalita, sa mga sasabihin natin, sa mga makakasama natin, na nawa makita po yung grace ni God sa inyo. Para po pagdating ng gabi, makakatulog tayo ng mahimbing. Kasi we have forgiven the people na maaring makasakit sa atin. At the same time, humingi rin po tayo ng tawad kung tayo naman po yung makakasakit sa iba. Ang ganda po, no? So, ang ganda po ng morning message ni God sa atin. Kaya po, hanggang dito na lang. At sa bukas po uli ay Friday, ay nako po, nawa po, i-amaze tayo ni Lord. Sige po, pray na po tayo. Father God in heaven, thank you po sa message nyo. Tatandaan po namin, Panginoon, na inutos nyo po sa bawat isa sa amin na kami po'y magpatawad. At alam po namin, Lord, na sabi ninyo, kahit ano pong pinanalangin namin, pag pinaniwalaan po namin sa puso namin, Lord, na natanggap na namin yun, natanggap na namin. Ngayon pa lang po, Panginoon, naniniwala po kami, nasasamahan niyo po kami sa araw na to,
sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, na makikita po yung grace ninyo sa lahat ng tao, Panginoon, na makakasalamuha namin. At makikita po yung sa aming trabaho, sa pag-aaral, para sa mga youth, kung paano po kami makipag-transact sa mga negosyante, na kayo po ang aming Diyos at kayo lang po ang magnagahari sa aming isip, sa aming puso at sa aming pagkatao. We believe, Lord, that we are a new creation. We believe, Lord, na kami po ay mga anak ninyo. And Lord, this day, we ask for the power of the Holy Spirit, for the indwelling of Jesus Christ in us, Lord, na yun po yung magbibigay sa amin ng empowerment, Lord, to do what is right, to choose what is right, at sa mga desisyon po namin, Lord, na kayo po yung mag-glorify namin, Lord. Maraming salamat po. We love you, Father God. Good morning po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning, kapatid! See you again tomorrow!